3 preso sa Bilibid, nakatakas, 2 patay. Mga kapuso, nakakatatlong linggo pa lang tayo sa 2022, may oil price hike ulit. Simula po bukas, 90 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 80 centavos naman sa diesel at 2 pesos and 30 centavos sa gas o kerosene. Dahil po dyan, 3 pesos and 50 centavos na ang iminahal ng kada litro ng gasolina mula ng magpalitang taon. Mas malaki naman sa diesel na 5 pesos and 30 centavos, pati sa kerosene na 5 pesos and 5 centavos. Day 1 po ngayon ng no vaccination, no ride policy sa mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila. Ilang pasahero ang nasampulan at hindi pinasakay, pero bukas pa ang simula ng paniniket sa mga lalabag. Saksi, si Oscar Oida. Napapagod na ako, Diyos ko. Sa hintayan ng EDSA busway kanina, may pasaherong napaiyak na lang sa sama ng loob. Nagpavaksin naman kami, hindi naman namin kasalanan na yung second dose namin, February pa. December ako nagpa-first dose, ang Astra po kasi yung vaccine ko eh. Gaya niya, nasita rin ang iba pang pasahero na hindi pa fully vaccinated at hindi pinasakay. No choice, tuloy sila. Uuwi na lang, sir. Wala, sir. Sa January 21 pa second dose, sir. Maaga rin nagsimula ang sitahan ng PNP Highway Patrol Group sa monumento. Sa Commonwealth Avenue, naudlot ang biyahe ng nasa 50 pasahero na naharang sa checkpoint. Pag sumakay ka na ng public transport, you will need a vaccination card. Kung wala pong vaccination card, we will need a barangay certificate na yung punlakad natin is essential. Ang mga hindi pa bakunado, sinamahan sa vaccination site para mabakunahan. Sa entrada naman ng Manila Northport Terminal, hindi rin nakasakay ang mga walang vaccination card. Gayon din sa LRT at MRT. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, maigpit din ang pagbabantay sa mga pasahero. Ayon sa Department of Transportation, wala namang tinikitan sa mga sinita ngayong araw. Ngunit bukas, pananagutin na raw ang mga lalabag. Ipinatutupad na rin ang no-vax, no-ride policy sa ilang probinsya sa labas ng NCR. Sa Cavite City, nakalatag ang checkpoint para manita ng mga driver at sakay nito. Ganyan din sa Lawag, Ilocos Norte. Bukod sa paghahanap ng vaccination card, tinitiyak ding nasusunod ang minimum health protocols gaya ng seating capacity. Vaccination card na ang isa sa pinakahinahanap na ID ngayon. Si Jojo, tila napagod ng hugutin yun tuwing may lakad. Kaya naging paandar, iprint na sa t-shirt ang card. Every time na may pinto kami papasukan, lagi na lang pinipresent yung box card. Lagi hinahanap, punta ka sa fast food, mag-CCR ka lang, box card, gano'n. Naisip ko, print ko na lang kaya ito sa damit. Nagkaroon po ako ng idea, tapos nag-picture, pinost, hindi ko makakalain, mag-trending pala. Mayroon naman parang passport kung alagaan ang vaccination card na nakasuksok sa plastic ID holder na tadtad ng dekorasyon. Pwede naman daw ang mga ganitong pakulo. Pero sa pag-check ng vaccination record ng isang tao, yung mismong vaccination card na inisyo ng gobyerno ang hinahanap ng mga otoridad. Kung ano yung binigay ng government or sa LGU natin na size, yun talaga. Kasi yun ang binibigay na standard talaga. So iba-iba naman din ang binibigay eh. Kaya kung ano talaga, kung ano yung binigay na no, tama, yun lang ipakita natin. Kahit ipinakita mo na ang tamang vaccination card, dapat samahan mo ng isa pang valid ID na may picture. Ayun talaga, valid ID, may ID ka talaga. Isusupport mo lang doon. Ikaw talaga yun, yun yung name mo nag-appear doon sa vaccination card. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! Halos punuan pa rin ang mga nagkaka-COVID ang ilang ospital sa Metro Manila at problema pa rin ang mga medical frontliners na nagkakasakit. Pero sa kabuuan, hindi pa raw nanganganib ang hospital occupancy rates. Saksi, si Lea Aves. Nasa safe zone pa ang occupancy rate sa mga ICU at isolation beds para sa COVID patients sa Metro Manila, batay sa pagsusuri ng GMA News Research sa datos ng Department of Health. As of January 16,
57% ng occupancy rate sa ICU beds at 50% naman sa isolation beds. Ang ward beds naman ay nasa 66% na moderate level, samantalang nasa safe zone din ang mechanical ventilators. Pero higit doble ang itinaas ng mga nabanggit na utilization rate kumpara noong January 1. Sa Philippine General Hospital, 345 sa 350 COVID beds o halos 99% ang okupado. Mas mataas pa raw ito sa pinakamataas na COVID bed occupancy noong August Delta Surge na 325. Hindi pa raw makapag-expand ng kapasidad ang ospital dahil hinihintay pang makabalik mula sa isolation ang mga doktor at nurse na nagka-COVID. Mula January 1 to 16, sa 5,000 healthcare workers ng PGH, nasa 1,200 o 24% ang nagka-COVID. Sa bilang na ito, 300 ay mga nurse, 127 o 42% pa lang sa kanila ang nakapag-return to work na. Hindi pa tiyak kung ilan sa mga doktor ang nakabalik na. Sa Tala o Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital naman, na isa ring COVID referral hospital, mas maluwag pa dahil 53% ng 520 bed capacity pa lang ang okupado. Nag-stockpiling na raw sila ng mga PPE at gamot sa COVID matapos ang holiday season. Pero 39% o mahigit 500 sa nasa 1,300 healthcare workers ang tinamaan ng COVID. Yung hospital operations po, tuloy pa rin po. Tapos tumanggap po kami ng manpower augmentation from the Department of Health Central Office. Agree po ako dun sa pinatupad na shortened quarantine protocol sa mga healthcare workers po. And sa experience po namin, usually po, malaking tulong po ito sa amin since maaga po namin malalaman yung mga healthcare workers namin na pwede na pong bumalik sa trabaho, no? After 5 days na naka-quarantine po. Sa Lung Center of the Philippines, sa total na 99 COVID beds, 63% ang okupado. Sa 96 beds naman na nakalaan para sa quarantine ng mga empleyado, 35 ang okupado. Ang iba raw ay hindi sa ospital naka-quarantine. Ayon kay Dr. Ted Herbosa, medical advisor ng National Task Force Against COVID-19. In general, the hospitals are coping. Of course, maraming cases talaga ng COVID at nag-slow down yung non-COVID. As of now, we are coping together with the return of mga na-i-infect na healthcare workers. Ang maganda, vaccinated ang 95% of our health workers. Si Dr. Herbosa rin, ang chair ng Department of Emergency Medicine ng PGH. Nitong weekend daw, napansin nilang nabawasan ang mga pasyente sa emergency room na may sintomas ng COVID. Umabot ako at the peak last week. There was a time I had about, the highest was 63 patients in the ER waiting to be admitted sa ward. So pinakamataas ko yun. Ngayon, nasa 40 na lang. So bumaba over the weekend, it started to decline. So I hope tuloy-tuloy din yung pag-decline at pagbaba ng cases. Sa isang ospital sa Quezon City, kapansin-pansin ding nabawasan ang mga pumipila sa testing. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi. Ibinasura ng COMELEC Second Division ang isa sa mga petisyon para kanselihin ang Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa petisyong inihain ni na Father Christian Benafe, Fides Lim at iba pa, sinabi nagsinungaling daw si Marcos nang sinabi nitong eligible siyang iboto sa posisyong kanyang tatakbuhan at nang sinabi niyang hindi pa siya napatunayang guilty sa isang kaso may kasamang parusang perpetual disqualification from holding public office o habang buhay na ban sa pag-upo sa gobyerno. Punto ng petitioners, nahatulan si Marcos ng Quezon City Regional Trial Court at ng Court of Appeals ng paglabag sa tax code. At ang ganitong kaso raw ay may kaakibat na parusang perpetual disqualification from holding public office batay sa National Internal Revenue Code. Pero unanimous ang desisyon ng tatlong miyembro ng COMELEC Second Division. Base sa 32 pahinang desisyon, bagamat mahalaga sa argumento ang mga binanggit ng petitioners, hindi naman daw false ang mga nasa COC ni Marcos o walang material misrepresentation. Sabi ng division, ang kabiguan ni Marcos na mag-file ng income tax returns ay hindi krimen na may moral turpitude. Dagdag ng COMELEC Second Division, hindi applicable ang National Internal Revenue Code na inamyendahan ng Presidential Decree 1994 sa kaso ni Marcos. Binilikan ng Second Division ang desisyon ng Court of Appeals sa tax case ni Marcos. The division noted the following. First, the CA decision on the tax case of Ferdinand Marcos Jr.
did not contain any disqualification. Second, the second division ruled that the National Internal Revenue Code of 1994 did not apply to the case because it would have that would have resulted in a retroactive application since the NIRC of 1994 took effect only 1986, whereas the cases involved in this case were 82, 83, and 84. So for this reason, when respondent Marcos Jr. Checked the item on the COC saying that he has no disqualifications, that it was not a misrepresentation. The division further found that there was no deliberate attempt to mislead. The commission, contrary to the allegations of the respondents. The division likewise noted that failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude. Sa separate opinion ni Commissioner Antonio Co. Jr., bagamat sang-ayon daw siyang dapat i-dismiss ang petisyon, hindi raw siya sang-ayon na hindi applicable sa kaso ni Marcos ang parusang perpetual disqualification to hold public office sa ilalim ng PD 1994. Sabi ni Co., public officer pa rin si Marcos nang kinita niya ang kanyang income para sa 1985 at ang pag-abandonan niya ng kanyang posisyon nang lisanin niya ang bansa noong February 1986 ay hindi dapat maging balakid para sa pagpapataw sa kanya ng penalty of perpetual disqualification. Pero dahil hindi raw ipinataw ng Court of Appeals ang parusang perpetual disqualification, hindi ito maituturing nakasama sa final judgment. Nagpasalamat ang kampo ni Marcos dahil ayon sa kanila, nanaig ang batas at ang karapatan ng mga aspirant na tumakbo ng walang harassment o diskriminasyon. Inulok nito ng pagkakaisa kahit daw ang pinakamatindi nilang kalaban para sa malinis, patas at kapanipaniwalang eleksyon. In the decision of the second division, they made it clear, emphatically, na pwede nga raw na dismiss nila its face, motto proprio, itong kasong ito, like what we have been saying all along. Not because we are predicting or the future is predictive, but rather, pinag-aaralan namin yung linalaman ng kaso. That's why, remember, ang description ko rito ay nuisance petition. Sabi naman ni Fides Lim, tagapagsalita ng grupong kapatid at isa sa mga petitioner, kinontra ng Second Division ang sarili nito nang sabihing material o mahalaga ang mga binanggit nilang representation sa petisyon, pero binasura naman ito. Malinaw anya nagsinungaling si Marcos sa COC nang sabihin nitong pwede siyang kumandidato sa posisyong tatakbuhan nito dahil nahatulan nito ng Quezon City Regional Trial Court at ng Court of Appeals para sa hindi pagbabayad at pag-file ng income tax returns. Ayon kay Attorney Tedte, abogado ng mga petitioner, aapela sila sa COMELEC Anbang. Sa ngayon, may 5 pang nakabimbing kaso laban sa kandidatura ni Marcos sa division level. Hanggat walang pinal na desisyon sa kaso, ang pangalan ni Marcos ay kasama sa balota ayon sa COMELEC. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Dahil po sa problema sa testing, nauuso rin ngayon ang self-administered antigen test. Pero pangamba ng Okta Research, posible may 2 milyong tao sa Metro Manila na may COVID pala, pero dahil hindi natetest ay nakakalabas pa. Saksi, si June Veneracion. Iba't ibang tao ang nakakasalamuha ni Charmaine Mendoza. Hindi raw nawawala sa kanya ang kaba lalo na ngayong tumataas ang mga kaso ng COVID-19. Kaya lagi siyang may nakahandang self-administered antigen test kit. Mas convenient po sa akin. At least alam ko na agad. Sa 4 na beses niyang pag-test sa sarili, negatibo naman daw lahat ng resulta. Ang problema, hindi pa rin aprobado hanggang ngayon ng Food and Drug Administration ang self-administered antigen test kit. Ganun pa man, lantara na rin ang bentahan nito sa social media. Ang nakalulungkot, sabi ni Charmaine, marami ang nagsasamantala. Noong kasagsagan ng demand noong nakaraang linggo, umabot pa raw ang presyuhan sa 9,500 pesos kada isang kahon na 25 ang laman. Noong unang 2 linggo ng Enero, kahit lunch break, napakarami ng mga tao rito. Napakahaba ng pila ng mga gustong sumailalim sa COVID-19 test. Pero ngayon, ganito ang sitwasyon.
Sabi ng mga taga rito, nagsimula raw kumonte ang mga dumarating para magpatest noong nakaraang Linggo. Hindi lang kumonte ang mga nagpapatest. Napansin din sa testing center na ito na mas marami na ang nagne-negatibo sa COVID-19. Ngayon po na medyo kahit papaano nabawasan na yung mga pasyente natin, medyo kahit papaano is nagkakaroon kami ng time para makaupo, magpahinga. Hindi katulad dati talagang dire-diretso. Pero may pangamba pa rin ang Okta Research sa posibilidad na hanggang 2 milyong COVID positive pa sa Metro Manila ang pag-alagala na hindi alam na nahawa na pala sila dahil hindi pa natetest. Ito ang lumabas sa kanilang statistical estimate base sa random testing sa mga pasahero ng mga railway system kung saan 12.4% ang lumabas sa positivity rate. I know parang nakakatakot yung numero. I mean, we have to assume na paglalabas tayo, kunyari ganun, 1 out of 8. So, ito sabihin, pag may nakasalubo tayo, mga, or nasa isang sasakyan tayo with 8 people, may isa doon na positive. We have to assume something like that. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. 90% na nang nasuri sa genome sequencing ay Omicron variant, sabi po yan ni Health Secretary Francisco Duque III kay Pangulong Duterte sa Talk to the People ngayong gabi. Ayon naman sa Okta Research, bumaba pa sa -4 ang growth rate ng COVID sa NCR. Hindi pa naman daw masasabing nagpipeak na nga ang COVID cases, pero sa iba pang mga lugar sa bansa, nakikita ang pagsipa ng mga kaso. Saksi, si Victoria Tula. Kung noong nakaraang Linggo, pumalo sa 15% ang daily growth rate ng COVID cases, ngayon, nasa -1% na yan ayon sa Okta Research Group. Bumaba rin ang reproduction number. Noong January 6, umabot ito sa 6.16, pero ngayon, 2.67 na lang. Ibig sabihin, ang isang taong may COVID, mas mababa na sa 3 ang maaring mahawa. Ang positivity rate naman o yung dami ng mga nagpo-positibo sa sakit, mula 54% ngayong buwan, bahagyang bumaba sa 50%. Mabuting balita raw ang mga ito, ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David. Pero hindi pa nila masabi kung nagpipik na ba o bumababa na ang mga kaso sa National Capital Region. I would say it's a good sign dahil bumababa lahat ng indicators natin. So hihintayin natin siguro within the next few days or the next week. Pag talagang mas mababa na yung bilang ng kaso next week, masasabi natin na talagang bumababa na. Noong nakaraang Linggo, sinabi ng Department of Health na posibleng sa katapusan ng Enero o sa ikalawang linggo ng Pebrero maaring mag-peak ang COVID cases sa NCR. Posible naman daw ito, sabi ng Okta, pero kailangan pang bantayang mabuti ang trends. Kung sa NCR posibleng bumababa na ang COVID cases, sa ibang bahagi ng bansa, tumataas daw ang mga ito ayon sa Okta. Kabilang sa mga lugar na yan ang La Union, Cebu, Tacloban, Leyte at Davao del Sur. Actually, all over the country now, we're starting to see an increase in cases. Kaya makaka-affect ito doon sa sinasabi nating peak kung ang pinag-usapan ay yung peak ng buong bansa. Sa kabila niyan, inaasahan naman ang tuloy-tuloy na recoveries dahil mas maiksi ang itinatagal ng infection na dulot ng Omicron variant. 98% din daw ng cases ay mild dahil marami na ang bakunado kaya kaunti lang ang dinadala sa mga ospital. Ani David, dahil limitado ang resources ng pamahalaan, makabubuti kung unahin sa testing ang vulnerable sector. Muli naman niyang paalala, magpabakuna na at sundin ang minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask, social distancing at pag-iwas na lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. 3 preso sa maximum security compound ng Bilibid ang tumakas. 2 po sa kanila ang napatay. Nag-corner na matauhan ng Bureau of Corrections at Muntinlupa Police, sina Pacifico Adlawan at Arwin Dio sa isang creek sa Muntinlupa Cavite Expressway. Naaresto yun ang 2 doon na nagkaroon ng enkwentro. At large ang 3 puganteng si Dracilu Falcon na itinuturing din ng armed and dangerous. Sinisante na ang mga jail officer na naka-duty na maganap ang pagpuga habang patuloy ang investigasyon. Nabiso naman ang tangkang pagtakas umano ni Kerwin Espinosa at 2 iba pa sa NBI Detention Facility. Napansin ng mga taga-NBI na nilagari ang steel bars sa exhaust fan at posibleng doon dadaan para tumakas. Nakakulong si Espinosa dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Ibinahagi po ng ilang presidential at vice presidential aspirants ang kanilang mga panukala kaugnay sa iba't ibang issues sa bansa ngayon. Saksi, sina Salima Refran at Sandra Aguinaldo.
Sa isang tweet, naglabas ng sentimiento si Senador Panfilo Lacson. Sabi niya, iminungkahi raw ng kanilang campaign team na mag-shift sa vlogs at vloggers. Hindi na raw gaanong mahalaga sa kampanya ang tunay na mga issue. Tanong daw ni Lacson sa kanila, kailan pa nawalan ng pangarap, pag-asa at nawalan ng laban ang mga Pinoy? Sa isang statement, sinabi ni Lacson na mabuting irespeto ang desisyon ng COMELEC sa kaso ni Marcos. Meron naman daw lugar sa ilalim ng electoral system para matiyak na patas para sa lahat at dapat din itong igalang. Si Senate President Tito Soto naman may panawagan sa IATF, DOH at DOTR. Basahin daw ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 na nagsasabing hindi mandatory requirement ang COVID-19 vaccination card sa pag-aaral, pagtatrabaho at kaparehong transaksyon sa gobyerno. Wala pang tugon ang IATF at DOH. Sagot naman ang DOTR, hindi lumabag sa batas ang no vax, no ride policy dahil hindi raw nakasaad ang access to public transportation sa COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Dapat din daw tandaan na kailangan ibalanse ang karapatan ng mga pasahero at responsibilidad nila sa pagtiyak ng ligtas na biyahe. Kaugnay naman sa umunoy data breach sa COMELEC dahil sa umunoy hacking, sinabi ni Soto na hindi na kailangan ng Senate inquiry para dito. Sa ulat daw sa kanya ng Joint Congressional Oversight Committee, sayang lang daw ang oras maliban na lang kung nahuli daw nila ang hacker habang kasalukuyang ginagawa ang krimen. Dumalo si Manila Mayor Isko Moreno sa launching ng drive-thru booster vaccination sa bago ospital ng Maynila para sa pampublikong sasakyan. Pinangunahan din ni Moreno ang inaugurasyon ng Santa Ana Hospital Physical Therapy and Rehabilitation Medicine and Robotics Center. Sa panayam ng media, hinimok ni Moreno ang mga OFW at returning overseas Filipinos na sa Manila COVID Field Hospital na magpa-quarantine kung nag-positive sa swab test. Wala raw silang gagastusin. Sabihin lang daw sa Bureau of Quarantine na sa Maynila nila gustong madala. Panukala din ang alkalde sa Toll Regulatory Board kung maaari ay gawing drive-through vaccination ang isa sa hanggang 2 lane ng toll gate ng mga expressway. Dumadayo pa raw kasi sa Metro Manila ang mga taga-probinsya para sa booster shot. Lahat ng entrance o exit ng mga toll gate, marami naman, marami yan, no? O, mag-dedicate ng isang lane na magpa-booster. Oh, baka lang. Eh ako naman hindi ko naman alam yung kapasidad nila, pero ito kasi yung idea na to, parang tulong-tulong na tayo. Ang katandem naman niyang si Dr. Willie Ong nasa isolation pa rin dahil sa COVID. Sa kanyang Facebook Live, nagbahagi si Ong ng kanyang karanasan sa mga pwedeng gawin upang maibsan ang mga sintomas ng sakit. Nagbabala rin siya sa posibilidad ng long COVID o yung matagal na epekto ng sakit kahit gumaling na ang pasyente. Dapat daw itong paghandaan ng pamahalaan. Dapat siyempre merong mga doktor na titingin doon. Pwede sila minsan umabsent, may ayuda. Susuportahan daw ni dating Senador Bongbong Marcos ang NTF-LCAC o National Task Force to End Local Communist kung siya ang mananalong pangulo. Sa isang news release, sinabi ni Marcos na maganda raw ang NTF-LCAC. Kahit daw nabawasan ang budget nito, nakakatulong ito kaya ipagpapatuloy niya. Nabibigyan daw nito ng pagkakataon ng mga rebelde na makabalik sa lipunan at makapaghanap buhay. Sinabi naman ni Attorney Vic Rodriguez, Chief of Staff ni Marcos, na negative sa PCR test si Marcos matapos umano itong magkaroon ng sintomas at ma-expose sa COVID positive. Matatanda ang naging kontrobersyal ang hindi pagdalo ni Marcos sa hearing ng COMELEC First Division sa kanyang disqualification cases noong January 7. Sa programa ni Davao City Mayor Sara Duterte online, ibinida niya ang programa ng Davao para sa rebel returnees na Kalinaw Village. Transition housing at programa ito para sa mga sumukong NPA members matapos ibaba ang mga armas. Bukod sa rehabilitation at reintegration, binibigyan sila ng mga pagsasanay at kakayanan para magsimula muli at maging produktibong miyembro ng komunidad. We have them undergo a thorough medical check-up. We do all the trainings, the seminars, the mental wellness, spiritual rejuvenation, disaster training, tree planting, yung mga training natin for entrepreneurship. Then we reintegrate them back to their families and communities. Nagpatuloy ang libreng antigen testing ng Office of the Vice President na swab cap sa Antipolo City.
1,000 ang target na itest ng OVP at ng lokal na pamahalaan. Tinanong din si Vice President Lenny Robredo tungkol sa mga kaso laban kay dating Senador Bongbong Marcos bago lumabas ang desisyon ng COMELEC. Whatever naman nung desisyon ng COMELEC, hindi naman apektado yung laban. Lagi naman namin sinasabi na yung laban ng aking kandidatura hindi naman nakadepende sa kanakabase sa galaw ng ibang mga kandidato. Tayo, whatever the decision will be, sige lang tayo. Dumalo naman sa kanyang unang virtual sortie si Robredo sa kanyang mga taga-suporta mula sa probinsya ng Rizal. Inendorso rin si Robredo ng KANP o Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino bilang kandidato sa pagkapangulo sa eleksyon 2022. Sa isang press release, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na dapat siguruhing may PhilHealth, SSS at Pag-ibig ang mga delivery rider. Buwis-buhay raw ang trabaho nila ngayong pandemya, kaya dapat tiyak na may proteksyon at masasandalan anuman ang mangyari. Suportado raw nila ni Robredo ang rekomendasyon ng International Labor Organization na kailangang may social protection ang mga rider. Dumalo naman sina Senator Manny Pacquiao sa pulong kasama mga opisyal ng SpaceX, ang space exploration company ng bilyonaryo at tech magnate na si Elon Musk. Sa press release ng company Pacquiao, pinag-usapan ang paggamit ng low orbit satellites para magkaroon ng murang internet sa bansa. Natalakay rin ang posibilidad ng pagkakaroon ng launchpad para sa mga spaceship sa Mindanao at paggamit ng Tesla batteries para sa jeepney modernization program at pakikipagtulungan sa Boring Company para sa isang malawakang subway system para maibsan ang traffic sa Metro Manila. Ayon kay Pacquiao, mahalaga ang papel ng teknolohiya para sa kaunlaran sa edukasyon, komunikasyon, disaster relief at serbisyo ng gobyerno. Tumanggi naman magkomento si Pacquiao sa naging desisyon ng COMELEC sa kaso laban kay dating Senador Bongbong Marcos dahil hindi naman daw siya partido sa kaso. Sa kanyang online program, si House Deputy Speaker Lito Atienza tinalakay ang 1973 Constitution na saligang batas noong martial law, anibersaryo ng pagkakaanunsyo sa publiko ngayong January 17. Yan ang naging simula ng abuso sa mamamayan, abuso sa ating bayan, abuso sa bawat Pilipino, binaon tayo sa utang ng lakas, ninahaw lahat ng mananakal sa gobyerno. Tapos ngayon, matakbong presidente yung kanyang anak. Alam na natin dapat ang gagawin natin. Kung tayo mga matino, may konting sentido common. Sabi naman ng tagapagsalita ni dating Senador Marcos, may mga pahayag raw na mas mabuting di na lang pinapansin. Ako si Sanima Refran. Ako si Sandra Aguinaldo. Kami ang inyong saksi. Sari-saring issue at usapin ang tinalakay ng ilang senatorial aspirant gaya ng pagresponde sa pandemya, kalamidad at ang mga dapat tututukang sektor. Saksi, si Ian Cruz. Sa isang press release, sinabi ni Attorney Chel Jocno na dapat lamang gawin ang mandatory vaccination sa bisa ng isang batas na naaayon sa konstitusyon. Sa virtual hearing ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, sinabi ni Senador Win Gatchalian na kailangan ng magkaroon ng mas matibay na financial protection para sa mga consumer ngayong maraming gumagamit ng electronic payments. Nananawagan naman si Senador Juan Miguel Zubiri sa kanyang kapwa senador at iba pang ahensya na suportahan ang Financial Consumer Protection Bill. Sa talk show ni Davao City Mayor Sara Duterte, sinabi ni Senatorial Aspirant Gilberto Teodoro Jr. na dapat angkop sa geographical location ang disaster response ng mga lokal na pamahalaan. Nanawagan naman si Senatorial Aspirant Alan Peter Cayetano sa Kongreso na dapat tutukan ng kalusugan at kabuhayan sa halip ng pagbigay ng prangkisa sa e-sabong at regulation ng e-cigarettes. Umapela rin si Cayetano sa Philippine Ports Authority na huwag magtaas ng taripa sa inter-island shipping ngayong may pandemya. Sinabi ni Senador Joel Villanueva na dapat ilaan ang 2.26 billion pesos na pondo para sa National Greening Program ng DNR para mabigyan ng trabaho ang mga nasalanta ng bagyong Odette at para makapagtanim din ng puno sa mga apektadong lugar.
Nasa Quezon Province si Senadora Risa Ontiveros para sa pagbubukas ng kanyang medical mission sa Gumaca at para dumalo rin sa payout ng mga manggagawa sa ilalim ng tupad program ng DOLE sa Mulanay. Tinawag namang unconstitutional ni Senator Aspirant Harry Roque ang amendment sa isang probisyon ng Public Service Act dahil diskriminasyon sa China ang pagbabawal sa state-owned enterprises na mag-engage sa sektor ng pampublikong serbisyo at makaka-apekto rin daw ito sa economic interest ng bansa. Sinabi rin ni Roque na inaasahan niyang madidismiss ang petisyong i-disqualify si dating Senador Bongbong Marcos. Isang welcome development din para kay Senator Aspirant Larry Gadon ang dismissal ng disqualification case laban kay Marcos. Isinusulong naman ni dating Senador Jinggo Estrada ang paglikha ng National Employment Assistance Center at National Manpower Data and Placement Center para palakasin ang kakayahan ng gobyernong magbigay ng pantay na pagkakataon sa mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Hinikayat ni Senatorial Aspirant JV Ejercito ang sangguniang kabataan na gamitin ang bahagi ng kanilang pondo para bumili ng COVID-19 home care kits para sa kabataan. Pinuri naman ni Senadora Leila De Lima ang NBI sa pagsasampa ng kaso laban sa 17 pulis kaugnay ng pagkakapatay sa dalawang magsasakang miyembro ng grupong Anak Pawi sa Sorsogon. Malaking hakbang daw ito para sa human rights community. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Naglabas po na advisory ang Labor Department para sa mga empleyado sa pribadong sektor na apektado ng COVID-19. Hinihimok ng DOLE mga employer na magpatupad ng paid isolation and quarantine leave program sa konsultasyon na rin sa mga empleyado. Ayon sa DOLE, dapat na ayon yan sa mga umiiral na labor law at collective bargaining agreement at hindi makaapekto sa iba pang benepisyo gaya sa SSS at Employees Compensation Commission. Paalala ng DOLE, dapat mag-quarantine agad sa bahay o sa pasilidad ang mga empleyadong may sintomas ng COVID o close contact. May academic health break din sa Bulacan State University. Walang klase, trabaho at aktibidad ngayong araw hanggang sa Sabado, January 23, sa lahat ng campus ng pamantasan sa Bulacan. Sasailalim din sa disinfection ang mga campus nito. Abiso ng pamunuan sa mga estudyante, guro at empleyado, manatili sa kani-kanilang bahay, sumagot sa kanilang online health survey forms at mag-abiso kung meron silang sintomas ng COVID-19. At yan po ang mga balita ating sinaksihan. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Sa ngalan ni Egan Arnold Clavio, ako po si PR Canhel. Hanggang bukas, para sa Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi. Mga Igan, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.